Mahaba ba ang iyong pasensya at hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, a responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kagangas. Dahil ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa inihintay nyo, mga kagamers? Sali na sa One Gun Pilipinas. Ngayon na! Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot? Dahil iliwan at ipinagpalit? Niloko? Maging minamahal? Kung ngayon, itype sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online harista ng Bago Millennial, si Randall Villanos. Haharamahin kayo ni Randall ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan. At pwede rin kayong makidulit kay Randall tuwing Webes ng hapon. Ano pa inihintay nyo, mga kamilya nyo? Tawag na! Araw-araw, ikaw ang gusto.
Okay, good afternoon po sa inyong lahat, no? Welcome to Dalaw Barangay. Dito po sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa mo sa pagbabalita. Kumusta po ang inyong araw ng Sabado? No, malapit na ho yung mahal na araw. At nais ko pong ipaalam sa inyo na napakaganda pong pumasyal diyan sa probinsya ng Marinduque, ano? Diyan po ginaganap yung Moriones Festival. Ang mamaya po ay ating makakasama live po dito sa Millennial Online TV Worldwide ang dating gobernador at dating vice governor. Yan po si Doc Romulo Aguinaldo, no? Doc Romulo Aguinaldo Bacoro Jr. Ano? Siya po yung ating mga kasama at may interview about po doon sa kanilang napakagandang foundation na itinatag ni Doc Romulo Bacoro Jr. Yan po sa lalawigan ng Marinduque. Ito po yung Kalupa Foundation. Ano? Napakarami na palang natulungan ng foundation na ito. At talaga ng mga kailangan naman dapat na suportahan natin. Kasama ko po dito ang aking technician, ang napakagandang lalaki, si Kuya Joshua. Siyempre, babatiin natin yung mentor namin. Siyempre, si Boss Rosel Lopez. May importanteng lakad lang ngayon yan. Kaya hindi ko siya makakasama dito sa programang Dalaw Barangay. Binabati ko rin ang mga chairman ng iba't ibang barangay. Ano, hindi lamang dito sa National Capital Region. Ano, sa buong Pilipinas na. Magkita-kita po tayo dyan sa inyong barangay, ano? At dadalawin po namin kayo upang maiparating naman natin sa ating mga kababayan, ano? Kung ano ba yung kagandahang ginagawa ng iba't ibang chairman, no? Sa kanilang barangay, ano? Magtulungan po tayo, ikaw nga, ano? Para sa ikayunlad ng ating barangay. Siyempre, babatiin ko rin ang mga miyembro ng Radyo 5 Taxi Squad. Ano? Ayan ho yung mga taxi driver. Ano? Mga dati ho natin kasama sa TV5 at Radyo 5. Ay, kumusta na kayo? Mga chopper ng Pilipinas. Siyempre, binabati din natin ang MMDA Officer Gabriel Go. Ano? Talaga namang patuloy yung kanilang operation na ginagawa sa lansangan. Ano? Akalain mo patuloy. Ano? Patuloy yung mga iba't ibang operasyon na paglilinis ng sa lansangan. Ay pagpatuloy niya mga boss. At saludo kami sa inyo. No? Kasangga, katropa, kaarangkada, ang Millennial Online TV Worldwide. Okay, at kami po ay maghahanap buhay muna, ano, Kuya Joshua. At after po ng aming commercial, ay atin na po makakapanayam ang nagtatag at nagtaguyod ng Kalupa Foundation dyan po sa lalawigan ng Marinduque. Alamin po natin kung ano ba yung mga magagandang programa nila, ano, para sa mga anak ng magsasaka. At kung paano nila ito tinutulungan isa-isa, ano, para umulad ang pamumuhay. Okay, maghahanap buhay lang po muna kami. At abangan niyo po ang aming bisita ngayong araw. Si Dr. Romulo Aguinaldo Bacoro Jr., ang dati pong governor at vice governor ng lalawigan ng Marinduque. Okay, Kuya Joshua, trabaho muna tayo. We'll be right back.
pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigarot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalo Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Okay, natapos sa ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, a responsible gun owner? Are you 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 a responsible gun owner? The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kagangers. Dahil ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng... Okay, magbabalik po tayo dito sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa mo sa pagbabalita. Ngayon po ay atin ang makakapanayam, ang isa sa mga direktor at nagbuo at nagtatag ng Kalupa Foundation dyan po sa lalawigan ng Marinduque. Tagarian din po ako, no? Marinduque niyo po ako. Okay, makakasama po natin live dito sa Millennial Online TV Worldwide si Mr. Rafael Senyo, ano? At ito po, at atin po siyang kukontak, ano? Magandang tanghali po at araw ng Sabado sa'yo, Sir Rafael Senyo. Hello? Magandang hapon po sa inyong lahat. Naririnig niyo po ako, sir. Okay, well. Hello, naririnig niyo po ako. Hindi ko marinig. Hello po. Volume ko to. Ito. Hello. Hello sir. Okay. Live na po tayo dito sa Millennial Online TV Worldwide. Ano? Sir, tungkol po ito sa pag-uusapan nating topic. Ano? Talaga namang na-inganyo ko at nagkaroon ako ng interest na maging topic ko ngayong Sabado. No, ito po yung kauna-unahan kong pag-upo dito sa programang Dalaw Barangay dito sa Millennial Online TV under the supervision of Mr. Rosel Lopez na dati po namin kasama sa TV5 and Radio 5. Ano, ako po yung pinagkatiwalaan niya dito sa programang itong Dalaw Barangay. Ngayon, Sir Rafael Senyo, nais ko po na malaman ano, kung kailan po ba nyo itinatag itong Kalupa Foundation at ano po ba yung mga programa nito na nakakatulong ng gusto sa ating mga magsasaka dyan sa lalawigan ng Marinduque. Magandang hapon po ulit sa ating mga tagapakinig at magandang hapon din po sa iyo. Maraming salamat sa inyong pag-imita sa amin na makapanayam ngayong araw. Ang Kalupa Foundation po ay naitatag noong 2020. Noong August 2022, nag-uusap-usap po kami sa board ng ating magiging foundation ng mga panahon na yan. So, kasama po ako, ang Unigod, kasama si Dr. Romulo Pacoro Jr., ang ating dating vice-gobernador ng Marinduque at naging gobernador din ng Lalawigan. Kasama po ang kanyang vice, sa kanyang anak, at ang isa pa pong miyembro na galing naman sa Tibet sector, si Ma'am
Dea Arcasuna. Opo. So, kami pong lima, nag-usap-usap at napagkasunduan na napapanahon na gumawa tayo ng isang organisasyon na tutulong hindi lamang sa mga magsasaka, kundi sa mga taga Marinduque in general. So, ang focus po ng Kalupa ay para po sa environment, sa agriculture, saka sa community development. So, kung itatagalugin po natin yun, ang Tagalog ng environment ay kalikasan. Yes. Tapos ang agriculture, ang focus nun siyempre ay lupa. Tapos ang community ay pamayanan. So ang kalupa po ay kalikasan, lupa at pamayanan. Okay. Opo. Ano po po yung mga programa nito, Sir Rafael? Para ang programa po natin ay una, tayo ay isang TESDA accredited school. Tayo po ay nagbibigay ng mga libreng training sa agriculture. Ngayon po, meron na tayong Agricultural Crops Production NC2. 42 days po ito, plus yes. 3 days agricultural agribusiness. Okay. And libre po ito. May bonus pang allowance ang ating mga mag-aaral. So funded ito ng TESDA. TESDA. And then a few months ago, meron yes. na rin tayong Barista NC2. Okay. Ito naman ay 23 days na paggagawa ng kape. Yung mga coffee shops natin, oh, yes. I believe it's about time na yung ating mga barista ay mabigyan natin ng mga standard na kaalaman and skills when it comes to coffee making. Yes. And then, assessment center na rin po kami. So, may training na, may board exam pa. Oh, okay. So, assessment center kami for agricultural crops, and then in the next few months, magiging barista NC2 assessment center na rin kami. And then horticulture NC3 naman para sa mga mag-aaral natin na mag-assessment mula sa senior high school ng DepEd sa buong lalawigan. Okay. Maliban po sa pagiging school, meron din tayong environmental projects gaya ng tree planting, tree collections, events, okay. And then youth activities at napakarami pa pong iba. Okay. Ibig sabihin pala, Sir Rafael Sinyo, talaga namang itong Kalupa Foundation ay ito yung pinakaunang foundation na ganyan yung mga proyekto na mission para makatulong sa mga taga Marinduque, ano, Sir Rafael. Hindi naman po siguro pinakauna, sa totoo lang po, marami. So, maliban doon sa kanilang training na libre, meron kaming binibigay na agribusiness or entrepreneurship training. Free din okay. po yun. Doon sila tinuturuan hindi lamang para maging empleyado, kundi para maging negosyante na rin. Oh. Micro, small, medium, entrepreneur. Okay. Kasi sa usapin po ng pagkakaperahan, hindi naman palaging empleyado lamang or pagiging empleyado lamang ang source ng income. Madalas, isang form din ng income generation ang ikaw mismo ang gagawa ng sarili mong pagkabuhayan. Ah, okay po. Sino-sino po ba yung mga kabahagi nitong Kalupa Foundation, Sir Senyo? Nabanggit ko po kanina, ang ating pong board of directors ay ako po, Sir yes. Senyo. I have more than 10 years ng community development and agricultural experience. And then, nakaupo rin po ako sa provincial TESDA board itong aming probinsya. Yes, kasama din po si Dr. Bajoro. Okay. Si Mrs. Elizabeth de Guzman Bajoro, ang kanilang sibling na si Jerome. At ang isa pa pong taga TVET sector or technical vocational sector na si Ms. Aldea Argasita. Opo. Kumusta naman po yung mga graduate na at natulungan itong Kalupa Foundation? Mayroon na po bang pagbabago sa kanilang pamumuhay? Yes po.
think yun, tinanong mo yan. Isang magandang sagot kasi dyan ay bigyan mo ng training, bigyan mo ng karanasan, ngayon nagagamit ba nila sa kanilang natutunan. Diba, yun ang ibig mo pong sabihin. Yes. So, pagkatapos po ng training, meron tayong tinatawag na 6-month grace period. Makalipas po ng 6 na buwan, interviewin natin ulit sila, tatawagan, kung may nagbago ba sa kanilang buhay, kung nagamit ba nila ang mga pag-aaral na ginawa nila sa Kalupa Foundation. And so far, right now, nasa batch 5 and batch 6 na po ang Kalupa pagdating sa pagtatraining ng agricultural crops. Mm. And bawat isang batch, nasa 20 to 25 participants. Last year, yung pong isa naming mag-aaral na nasa batch 1 dati, sa po ang tinanghal na best success story ng alumni ng lahat ng paaralan ng TESA sa buong Marinduque. Bakit po siya naging number 1 na alumni? Because nagkaroon po siya ng trabaho na pagkakitaan niya ang kanyang mga natutunan. At ngayon, dahil siya ay nakatira sa barangay Kilo-Kilo, malayong barangay po yun. Yes. Siya po ngayon ay nagtuturo na rin at tumutulong sa kanyang mga katimbahan at kakilala. Palagi niyang sinasabi na ang mga natutunan niya sa Kalupa ay ibinabahagi niya at napapakinabangan niya hanggang sa ngayon. Okay. So ito pong taong ito ay isa lamang sa napakarami pang mga success stories mula sa aming mga naging mag-aaral. Okay. Maiba naman po tayo, Sir Rafael. Ano? Kumusta naman po ngayon na yung pagbabago dyan sa lalawigan natin ng Marinduque? Ano-ano po ba yung mga ano po ba yung nabago nga ano sa ngayon, sa panahon ngayon diyan sa lalawigan po ng Marinduque? Anong nabago po? Abad po sa mga negosyo, marami na po tayo diyan mga business establishment sa ngayon. Sa tingin ko po, ang sagot ko diyan ay yes. Mm-hmm. Sa sektor ng negosyo, marami po dito ang nagbubukas ng mga bagong hanap buhay. Kadalasan sa mga bago nagbubukas, mga kainan, malaki at maliit na kainan. Nagbukas na rin po ang hotel sector dito, nag-boom na sa Marinduque. Okay. I believe you've heard about Balar Hotel. Yes. Napakarami pang ibang mga bagong bukas na gusali para sa tourism. Okay. Sa larangan naman ng transportation, may magbubukas na sa Buwak, hindi ako nagkakamali. Isang malaking business na may kinalaman pagpapanatili ng kaligtasan at ating mga sasakyan. Okay. Tapos, yung infrastructure medyo umu-okay na rin naman. Sa tubig, medyo okay na rin. Pero alam mo naman, sa halos sa lahat ng probinsya ng Europa, alam mo, yes, ang problema na ilaw. Yes, I know that. I know that, sir. Tingin ko po, dadating din ang panahon na yon, pero sa ngayon ay medyo umu-okay ng konti, pero paminsan-minsan. Opo. Sir Rafael, malapit na pala yung Meriones Festival, ano, diyan sa lalawigan natin ng Marinduque. Ano ba yung pinakahuling mensahe mo, sir? Naputol tayo. Tawagan uli natin. Okay, naputol lang po yung linya namin ni Director Rafael sa inyo. Sir, okay. Panghuling mensahe na lang po sa ating mga kababayan dyan sa lalawigan ng Marinduque, sir. Ano po bang gusto niyong iparating sa kanila? Lalo na po doon sa mga natulungan na ng Kalupa Foundation. At gusto mo na sagutin yung tanong mo kanina. Huling mensahe sa... Ano po yun? Sa Moriones? Ano po yung sabihin? Opo. About po sa ano, malapit na yung mahal na araw natin dyan, ano, yung Moriones Festival. Ano? Ano po ba yung ano, pinakahuling mensahe po sa ating mga kababayan dyan sa lalawigan ng Marinduque, gayon na rin po doon sa mga natulungan na rin ng Kalupa Foundation? Dalawa po yan. Una, para sa mga uuwi po dito sa Marinduque, narinig ko kanina sa Garito Marimala. Taga saan ka dito, sir? Dyan po tayo sa Santa Cruz, Marinduque. Ako po yung pinaka-youngest half brother ng dating Bukal and Vice Mayor po ng Bayan ng Santa Cruz, si Mr. L. Deponso Popoy de los Santos. Uwi ka na, sir, pero sabayan ang mga babiyahe pa uwi. Alam mo yan? Oo, napakahirap nga daw ng ano, inaabot yata ng 1 kilometro ang pila. Sabi nga, alam mo naman itong nakaraan linggo, ay nailista tayo sa 5 top destination daw ngayong Holy Week. Kasi
dito daw yung mga lugar na hindi daw crowded masyado. Oo. So sabi ko sa aking sarili ay tayo pangatlo kasi sa listahan. Hindi daw kayo crowded. Sabi ko ay medyo duda po ako dyan. Pag Holy Week, ay crowded po talaga ang Marito. Oo. Pero pag nakalampas ka na po sa Malanakan, ay doon na tayo papasok. Oo. Talaga namang mapayapa. Oo po. Nalawigan ng Marito. Oh. Siguro po sa mga pupunta po sa aming dalawigan para mag-spend ang Holy Week, sure naman po mag-enjoy kayo, pero advice lang po, medyo habaan ang pasensya pag papasok ng aming probinsya kasi talaga po matraffic at pila at another set of patients pagpalabas naman pagkalipas ng isang ito. Yes sir, okay, okay. Sa mga nagtapos naman ng pag-aaral nila sa Kalupa, po nagsisimula lamang ang tagumpay pag may natutunan. Kasi po, ang tagumpay sa buhay ay nangyayari lamang yan pag ang mga natutunan at nakuha natin ay ginagamit natin para sa sarili rin natin sa pahanan. At kung may natutunan tayo, gamitin natin at huwag ipagdamot ang mga bago nating skills and mga alaman at ipamigay din natin, i-share din natin sa iba. Hindi lamang po. Okay, maraming salamat po sa panahon ano at sa pagbibigay niyo sa akin pagkakataon na kayo po ay ma-interview dito sa Millennial Online TV Worldwide dito po sa programang Dalaw Barangay. Hello, ay ate po nakasama ano ay si Mr. Rafael Senyo po, isa sa mga direktor at tatag at nagtaguyod ng Kalupa Foundation. Maraming salamat sa iyo, Sir Rafael. See you soon ano. At baka ako ay magbakasyon sandali diyan sa ating lalawigan ng Marinduque. At regards na lang po kay Doc Romulo Bacoro Jr. Ano, sabi niyo sa kanya, miss na miss ko na siya makita ng personal. Eh sa tagal na ho namin magkakilala, ano, na Doc Romulo Bacoro Jr. Eh sa totoo lang ho, hindi pa ho kami nagkakaharap ng personal. Ano, kaya Sir Rafael, maraming salamat po sa time na ibinigay niyo sa amin ay napakalaking tulong mo dito sa aking programang Dalaw Barangay, ang pagbibigay mo sa akin ng pagkakataong ikaw ang aking makausap. Sige po, ingat po kayo lagi dyan sa lalawigan ng Marinduque. Bye bye po. Maraming salamat sir at agusta tayo ulit sa susunod. Thank you. Thank you. Ayan po, ang nakasama natin ano, ngayong araw ng Sabado dito sa programang Dalaw Barangay dito sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa mo sa pagbabalita. O, isa po yung direktor, nagtatag at nagtaguyod ng Kalupa Foundation dyan po sa lalawigan ng Marinduque, sa aking probinsya, ano, sa aking mahal na probinsya. Ay, talaga naman po napakarami na palang natutulungan itong Kalupa Foundation. Kaya't atin pong suportahan ano, ang Kalupa Foundation. Ano, ito po ay isang napakagandang foundation at talaga namang nakakatulong ho ng husto para ho mapaunlad ang pamumuhay hindi lamang ho ng mga taga Marinduque. Kasi marami na rin ho dayo dyan sa lalawigan ng Marinduque. Ano? Marami na rin mga nakatira dyan na hindi taga Marinduque. Kaya hindi lang po ito para sa mga taga Marinduque kundi para sa lahat po ng mga kabarangay, no, kababayan, ano, kapilipino, ika nga. Okay, ngayon po ay oras ng alas 4:45 ng hapon. At kami po muna ay magtatrabaho muna ni Koy Joshua. Ano, babalik po kami after 15 seconds. B19, Binalakas, ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Okay, heto na naman ho kami. Nagbabalikan yung lingkod. Ako nga po pala si Mr. Christopher De Los Santos.
Kapitan Mapalad ng Marinduque, ika nga ano, yung tawag nila sa akin. Ano? At patuloy po tayo dito sa ating programang Dalaw Barangay dito sa Malinyan Online TV Worldwide. Ang katropa mo sa pagbabalita. At inaanyayahan ko po lahat ng mga nanonood ngayong araw ng Sabado dito po sa Malinyan Online TV. Ano? Makisali ho kayo, ano? Dito ho sa aming usapang barangay, ano? At baka ho meron kayong mga gustong iparating, ano, sa inyong mga chairman, ano, yung mga humingi ng tulong dyan kay chairman na walang lakas loob na pumunta doon, ano, ay pwede ho tayo mag-assist niyan, ano, dito sa programang Dalaw Barangay. Okay, bati-bati ho muna tayo, ano, binabati ko ang chairman ng Barangay San Martin de Torres dyan sa Cubao, Quezon City, ano, si Chairman Biray. At ang chairman po ng Barangay Kaunlaran, dyan din po yan sa Cubao, Quezon City, ano, si Christopher Cheng, ano, yan po yung mabait natin at kaibigan nating chairman dyan sa Barangay Kaunlaran sa Cubao, Quezon City. At syempre, binabati ko yung aking mga kababayan dyan sa lalawigan ng Marinduque, ano, ay malapit na ho yung Moriones Festival, ano, at sa lahat ho ng mga nagnanais na maranasan kung ano ba yung Moriones Festival dyan sa lalawigan ng Marinduque, ay maaari na ho kayong magpabook, ano, magpabook ho kayo, may online booking ho ang mga bus company na bumabiyahe dyan sa aming lalawigan ng Marinduque. At syempre, binabati ko ho ang kagawad, dating kagawad ho ng Barangay Buangan dyan sa bayan ng Torrijos sa lalawigan ng Marinduque, ano, si Mr. Bonosa Andrade. At syempre, binabati ko rin ang konsehal ng Torrijos, si Konsehal Alfredo Rosales. Hello, Kuya Alfred, kumusta naman yung negosyo natin dyan, ano? Okay, sa lahat po ng mga nakikinig ngayon ay makisali po kayo sa aming programang Dalaw Barangay. Ano, kung mayroon po kayong mga nais iparating sa inyong mga chairman ay maaari po kayong magkomento dito sa aming social media account, itong Millennial Online TV, at sa aming pong YouTube channel, ano, Millennial Online TV. Ano, diyan niyo po mapapanood ang lahat po ng mga programa dito sa Millennial Online TV Worldwide. Okay, magbabalik po ulit kami at magtatrabaho lang po kami ni Kuya Joshua. Barangay, pangunahing ngunit ng pamahalang lupan. Kung saan, dito pinag-uusapan ang bawat sinalog ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halang na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalaw Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. At ay pinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Andiyan na po tayo. Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara ng mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadali namin kayo. Sa
Unwind Ventures at saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan, dito lang, sa Millennial Online TV. Now, Talakayin! Biggest destruction of dangerous drugs worth 1.3 Revisahin, opinion, malawakin, actionan, kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Okay, nagbabalik po kami dito sa programang Dalay Barangay. Dito lamang yan sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa mo sa pagbabalita. Okay, ah, at ako po yung nananawagan ano, sa aking mga kabarangay. Makisali po kayo dito sa aming programang Dalaw Barangay. At mga sa mga susunod po na araw ano, ay magkita-kita po tayo diyan sa inyo yung barangay, at kami po ay papasyal, personal kami makikipag-ugnayan sa inyo at aming aalamin kung ano ba yung mga kagandahang programa na ginagawa ng ating mga chairman sa iba't ibang barangay. Ano, hindi lamang dito sa Metro Manila ano, ay maging sa ano, sa mga probinsya ano, eh pwede naman po tayong magkaroon ng communication ano, via phone pad, social media ano, at para naman ho maiparating natin sa ating mga kapwa chairman kung ano ba yung mga kagandahang ginagawa nyo sa inyong mga barangay. Okay. At bati-bati muna tayo, ano? Babatiin natin ang siyempre alkalde ng Quezon City, si Ma'am Joy Belmonte. Ano? Eh kumusta ho? Kumusta ho ang ating araw na Sabado, Mayor? Ano? Doon na rin ho, binabati ko na rin lahat-lahat ho ng mga chairman, ano, hindi lamang dito sa Metro Manila, maging ho sa mga iba't ibang probinsya diyan, ano? Luzon, Visayas at Mindanao. Ano ay magsama-sama ho tayo dito sa Dalaw Barangay, dito po sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa mo sa pagbabalita. Ayan. Kanina lamang ho ay nakapanayam ko ang isa sa mga direktor ng Kalupa Foundation. Ano ay napakaganda talaga ng foundation na ito do sa aming lalawigan ng Marinduque ano. Eh dapat ito rin ang gawin ng ating ibang mga ahensya ng gobyerno ano. Kumbaga walang gagastusin ang isang estudyante o isang tao para lang matutunan niya no, matutunan niya kung ano ba yung mga gusto niyang matutunan para magamit niya sa pagsisimula ng bagong buhay, ika nga ano, para mapaunlad ang kanilang mga sarili. Kaya napakalaking bagay po ito mga Kalupa Foundation ano, na itinatag nga ni Doc Romulo Bacoro Jr. ano, dati yung governor namin at vice governor dyan sa lalawigan ng Marinduque ano. Kaya dapat tularan ho ito ano, tularan ho ng ibang mga lugar ano, dito sa Pilipinas ano, at gayahin nila itong Kalupa Foundation. At talaga naman napakaganda ng mga programa nito no, na makakapagpaunlad hindi lamang sa mga anak ng mga magsasaka kundi na rin sa lahat-lahat ng mga taga Marinduque ano. Talaga naman dapat po ay suportahan natin ito upang maging wala. Well, hello. Hello, hello, hello. Okay, okay na. Barangay, pangunahing ngunit may pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigarot ng mga residente ng bawat barangay.
Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalo Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. At ay pinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Thank you. Balik po ang inyong lingkod, ano, Christopher De Los Santos dito sa programang Dalaw Barangay. Dito lamang yan sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa mo sa pagbabalita. Ayan at kanina lang po, nagkaroon po lang ng konting technical error sa system namin. And then nagbabalik po tayo. At kanina nga po ay nakasama natin ang isa sa mga direktor ng Kalupa Foundation dyan sa lalawigan ng Marinduque, si Mr. Rafael Senyo. Napakaganda ng usapan namin at talaga namang itong Kalupa Foundation ay kailangan po natin suportahan ng mga taga Marinduque. Huwag po natin hayaang mawala. Ika nga, mas suportahan natin upang mas lalo pang mas maraming matulungan ho ito. Hindi lamang sa mga taga Marinduque, kundi doon po sa mga taong nagnanais na mabago ang kanilang pamumuhay at umunlad ang kanilang mga kaalaman. At ngayon po ay ito po yung unang pag-upo ko, unang pag-upo ko dito sa programang Dalaw Barangay. At nagpapasalamat po ako sa aking mentor kay Mr. Russell Lopez. At ako po ay kanyang pinagkatiwalaan na humawak ng programang ito at maging anchor nitong Dalaw Barangay dito sa Millennial Online TV. At sa susunod pong Sabado ay muli po tayong magsama-sama, alas 4 hanggang alas 6 po ng hapon. Pero sa ngayon ho ay start up lang ho muna, kauna-unahang araw ko ng pag-upo dito sa programang Dalaw Barangay. At inaanyayahan ko po lahat ng chairman, pwede po kayong makipag-coordinate sa akin, sa pamamagitan po ng aking social media account, De Los Santos Christopher. At dito po sa social media account, tumuloy niya online TV, magpadala na lang ho kayo ng mga mensahe nyo kung nais nyo po maiparating o maipalabas yung inyong magagandang programa dyan sa inyong barangay, dito sa aming studio, dito sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa mo sa pagbabalita. Katropa, kaarangkada, kasangga sa serbisyo publiko. Magkita-kita po tayo sa inyong barangay. At magandang araw po na Sabado sa inyong lahat. Hanggang dito na lang po muna tayo. Sa susunod pong Sabado ay muli niyo ako makakasama. Ito po ang inyong lingkod, Christopher De Los Santos, na nagsasabi na magtulungan tayo para sa kaulad ng ating bansa. Okay, mula po sa technical booth, kasama ko po si Kuya Joshua. Napakagandang lalaki nito, bata pa. Wala pa yatang girlfriend to. May girlfriend ka na ba, Kuya Joshua? Wala pa. O available. O yung mga chika-chika dyan. Kung gusto niyo makilala ito ng personal, pwede ko naman ipakita dito live, Si Kuya Joshua, ang magaling namin technician dito sa studio na Millennial Online TV Worldwide. Okay. At yan po, nagpapasalamat po kami sa lahat po ng sumubaybay. At ito, sandali. Binabati ko yung aking paboritong parang anak-anakan ko na ito itong anak ni Ate M, si Marie Daniela Suyum. Hi Kuya Chris, kumusta? Ayan ho, si Ma'am Joy Gandia. Kumusta po Ma'am Joy yung ating bahay dyan sa Bulacan? Magkano ba yung tawag dito? Magkano ba yung renta dyan? Parang sa tingin ko napakaganda magbakasyon dyan sa bago ng bahay dyan sa Bulacan. Ma'am Joy, kumusta na po kayo? Kayo po ba ngayon ay nandyan pa rin sa ibang bansa o nandito sa Pilipinas? Maraming salamat sa pagtutok sa aking programa dito sa Dalaw Barangay, dito sa Millennial Online TV Worldwide. Magkita-kita po tayo sa susunod ng Sabado. Ito po yung likod, Christopher De Los Santos. Maraming salamat po. Have a nice day. Bye-bye! Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initinig ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas?
hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms. Kung hindi, a responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kagangos. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo, mga kagunners? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na! Now, Talakay! Biggest destruction of dangerous drugs worth 1.5 Rebisahin, opinion, malawakin, actionan! Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na, mga katropa! Barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal, kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sinalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalo Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. At yung kinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Thank you.